budget mill bike ngayon 2022 na nagkakahalaga lang ng 10,000 below. So sa video na to guys, papakita ko sa inyo ang limang nakalap ko na bisikleta na nagkakahalaga lang ng 10,000 below. So ang mga bisikletang ito is branded pa rin and syempre magaganda pa rin ang kanilang mga specs, kanilang mga gamit. So sulit na sulit pa rin sa kanilang presyo kahit na napakamurang halaga lang nito. So ang kadalasan kasi sa ating mga nagbibisikleta, gusto natin is yung mga high quality, pero syempre yung mga high quality na yon syempre mamahalin na yung mga yon. So sabi nga nila, kung mas mahal yung bike, mas maganda yung gamit. Kapag mura naman yung bike, eh yung pang low class lang naman yung kanilang mga specs. So sa video na to, yung limang bibigay kong mga bisikleta is kahit napakamurang halaga lang is yung mga specs naman niya, sobrang maganda pa rin yung quality. Magagamit mo pa rin ng pang matagalan o pang rarides mo pa. So sisimulan na natin to guys, huwag na natin papatagalan yung ating intro. So guys, yung una nating nakitang best budget mill na mountain bike is ito, yung 26 Steven 26ER. So yung price nito guys is 7,500. And syempre yung 26 is kilala na rin naman dito sa Pilipinas. Halos marami nang gumagamit ng 26 brand. So yung frame nito is alloy, internal cabling na rin siya. Yung fork niya suspension with lockout na rin siya. So sa kanya naman is stem, meron siyang alloy stem. Handlebar naman niya is steel. Seat post steel. And syempre yung kanyang mga seat, yung kanyang seat clamp is quick release na rin. Syempre yung kanyang hubs is alloy, quick release na rin siya. Yung alloy rims. And ang kagandahan dito guys sa 26 Steven 26ER is hydraulic brakes na siya. So sa drivetrain naman, ang setup nito is 3x7 ang kanyang setup. Then yung kanyang RD is 7-speed L2 A2. Then yung kanyang FD is 3-speed L2 A2 shifter L2 A2. And then syempre yung kanyang crankset is steel lang. So kung pipili kayo ng mga budget bike na mountain bike, is mas maganda siguro kung yung kanyang crankset is makabawi man lang kayo, kahit alloy naman lang sana yung kanyang crankset. So yung mga pangalawa sa ating mga listahan is ito, yung 26 Traverser. So yung 26 Traverser mountain bike natin is nagkakahalaga lang naman ng 8,600 yung 27ER niya, 27.5ER. And then yung 29ER niya is 8,800. So dalawang pagpipilian ng sizes ng gulong niya dito. Yung kanyang frame is 26 alloy, internal cabling na rin. Yung fork niya is suspension with lockout. So yung size nito is 100mm. And then yung handlebar niya is alloy na, 700mm yung kanyang size. And then yung stem alloy, 80mm. And then syempre ang kagandahan din dito is hydraulic na yung kanyang brakes. So syempre kapag maghahanap ka ng mga budget bike, syempre kailangan mas maganda kung hydraulic na yung kanyang brake. So yung kanyang brake is mas maganda sa mga ganitong hydraulic na budget bike is di mo siya nagtatagal. So mas maigi na i-check pa rin natin siya kasi nakakachamba lang tayo minsan sa mga hydraulic brakes ng mga budget mill na bike. So dun, minsan lang yung mga nagtatagal and nakakachamba lang dun sa goods talaga yung quality. Yung kanyang mga hubs naman is alloy, quick release na rin. Yung rim is double wall alloy. Yung tires niya is tan wall na. So maganda rin to guys kasi yung kanyang mga tires is mga naka-skin wall na siya. And then sa kanya naman drivetrain guys, 3x9 yung setup niya. So yung sprocket niya, yung cog niya is 9-speed, 32 teeth. Then shifter, sensa, 9-speed. So maganda rin yung sensa kasi naka-sensa rin ako before. So FD, sensa, 3-speed. Then RD niya is sensa 9-speed. So kung para sa akin naman, sa akin lang naman, maganda na itong 26 Traverser na to dahil mura na rin siya, 8,600 yung 27.5, then 8,800 yung 29. So para sa akin okay na yung price niya sa ganito, lalo na naka-hydraulic brake siya. Then yung setup naman niya ng kanyang drivetrain is 3x9, okay na rin. So para sa akin, ewan ko lang sa inyo. So ito rin yung pangalo sa ating listahan, yung kilalang brand dito sa Pilipinas, hindi lang siguro dito sa Pilipinas, pati rin siguro sa ibang bansa. Ito yung Trinks M100 Elite 27.5. So yung price nito is nagkakalaga lang ng 9,199 or sabihin na natin 9,200. So ito is designed by Italy. So limited edition lang to guys. So nakita ko lang to sa Facebook so kaya sinari ko na rin siya. And yung frame niya is Trinks alloy,
and size niya is 27.5. internal cable na rin siya, hydraulic brakes. Yung fork nito is suspension with lockout na rin. Alloy yung kanyang stem, brand niya is Trinks. Alloy rims and hubs, so yung mga hubs niya is quick release. So Trinks handlebar, Trinks saddle. So yung kanyang mga shifter is L2A3 shifter, L2RD and FD. So sa drivetrain naman nito, meron siyang 3x8 setup. So okay na rin siya. And yung pang-apat naman natin sa ating listahan is yung Promax PM17 27.5. So parang bagong labas to. Sa nakita ko sa Facebook and sa na-search ko, bagong labas to, Promax PM17 27.5. Ang price nito is 7,500. So ang frame niya is Promax PM17 alloy. Internal cabling na rin siya. And yung kanyang fork is Promax suspension na siya with lockout. Yung kanyang stem alloy. So sa kanya naman drivetrain, yung setup niya is 1x8 setup. So naka 1x na crankset na to, guys. Then yung brake niya is mechanical disc brake lang siya. Sa shifter natin meron tayong L2 1x speed. So RD niya is L2 8 speed. Yung sprocket naman niya is 8 speed din. Hub quick release na. Crank, yun na nga, 1x yung crank niya. So maganda rin naman tong Promax PM17 27.5 kasi naka 1x na yung crankset niya. So yung kanya rim is double wall alloy. Para sa akin maganda na rin tong Promax PM17 kasi nga naka 1x crankset na siya. Ang kaso lang is hindi siya hydraulic brakes. So guys, ang huli sa ating listahan is ito yung Fox Eye Rollins 0.5. So sige ko ba ang labas to ng Fox Eye. Yung dalawang sizes na wheel set ang meron to. Yung 27.5 yung price niya is 7,800. Then yung 29ER niya is 8,300. Mura na rin siya, diba guys? So yung frame niya is alloy internal cabling na rin siya with suspension fork with lockout. Yung kanyang brake is mechanical disc brake lang siya. Alloy stem, quick release seat clamp, steel seat post. So sa kanya naman drivetrain, 1x8 setup siya. Shifter L2A3. Yung kanyang RD is L2A3. Para sa akin okay na rin to sa kanyang price kasi napakaangas niyang tignan, guys, eh. Kung makikita niyo naman sa picture niya, napakaangas. Ang ganda ng pagkakagawa ng kanyang frame. So para sa akin kasi nakakatignan tong mga ganitong frame, eh. So and syempre nakagandaan dito is naka-compass skin wall na siya. 'Di ba? Kahit konting upgrade na lang dito, pwede na siya. So guys, disclaimer lang guys, hindi ako nagmamagaling dito sa video na to. So itong mga sinabi kong to is nakalap ko lamang and napagtanungan sa mga ibang bike shop kung ano yung kanilang mga prices sa mga bike na to. Hindi talaga ito yung price nila. Pwede itong tumaas or bumaba pa, or depende sa bike shop na pupuntahan nyo. Kasi iba-iba yung prices na binibigay nila, guys. So disclaimer lang, so hindi ako nagmamagaling dito. So, mas mabuti pa rin na pumunta kayo sa bike shop at doon kayo magtanong para mas makakukuha kayo ng mas maraming idea. And syempre bibigyan din kayo ng mga advice doon kung ano yung talagang pinakamagandang kunin yung budget bike, syempre. So guys, hanggang dito na lamang yung ating video. So ginawa ko lang yung video na to para share sa inyo kung meron pa bang mga budget bike ngayong 2022 na nakakahalaga lang ng 10,000 below. So hope nagustuhan nyo yung ating video. So maraming salamat, kabisikleta, ride safe always.